Welcome back to my channel. This is Sir Paya. Sa mga bago pa lang sa channel ko, ako po ay nagtuturo ng BC programming kung paano gumawa ng system from the scratch. So don't forget to subscribe my channel and pakihit na rin sa notification bell para ma-update kayo sa mga bagong upload tulad nito. Okay, so today gagawa tayo ng tutorial. So maraming nag-request sa atin yung sa ginawa nating flow layout using VB.net. So ngayon is gawa natin ng program kung paano natin i-retrieve yung data, yung image na galing sa database papunta dito sa ating C# using flow layout panel. Okay, so ito is gamit ito siya once na gumawa kayo ng POS system. Okay, so example, just muna tayo ng with a knife. Ayan. Lagyan natin siya ng ano. Okay. Tapos naka center screen. Tapos gawa tayo dito ng or change natin yung font. So, ulitin siguro natin ng konti. So, this is 1, 2. And then, this is 5. So, try natin. Okay, so para may kaibahan tayo sa ginawa natin yung sa VB.net, so add tayo ng I think dalawang flow layout. So example, add tayo dito ng flow layout. Okay, so ito yung flow layout natin una. Ito lang siguro, no? Tapos add tayo ng another flow layout. Copy na lang natin. Lagay natin dito. Baba natin ng konti. Tayo ng gabi ng panel. Lagyan na lang natin ang konting design para at least. At least pending. Okay, so ayan. Tapos ito is, ano, anchor natin. Okay, ayan. The next natin gawin is, create tayo ng connection. And add muna tayo ng reference. Go to project, tapos add reference.
And then, since yung database natin is MySQL, so tayo ng reference for MySQL. Yan, MySQL.data.dll. Yan, okay natin. Automatic, nandiyan siya sa na-add sa ating reference. Tapos, import tayo. Using MySQL.data.mysql client. Tapos, add tayo ng variable for connection. So, MySQL connection. Tapos, cn. MySQL command. Cn. MySQL data reader dr. Tapos, add tayo ng connection string. Cn new SQL connection. Then, cn dot connection string. Ayan. So, yung connection string natin is localhost. And a server is localhost. Then, the user ID natin is root. The password natin is wala. And then, the database. So, yung database natin is so ito. PUSoft. The PUSoft. Okay. So, ayan. Gawa na tayo. The next is declare tayo ng variable. We have private pick as new C# pala to. So, this is private picture box. Tapos, pick. Yan. New picture box. Yan. So, next natin gawin is create tayo ng or retrieve natin yung data na galing dun sa ating database. So, gawin lang tayo dito ng method private void get data. Okay, so sa get data natin is gawa tayo dito ng ating connection string send.open. So send.open, since yung connection natin dito is hindi natin siya inopen, and send.close. Okay, tapos we have cm new MySQL command, and then select natin yung ito yung image ano pa, description, tapos the price. So select image. Okay, tapos description, tapos the price from, so kung ano siya na table, this is table item, so from TBL item. Okay, ayan. Then we have dr cm.execute reader. Okay, tapos loop natin while PR. So, pag may laman siya, i-close natin dito sa DR. Okay, so pag may laman siya, declare tayo ng variable long, tapos this is long. Tapos length, dr.getBytes, getBytes, yun yung parameter niya. So, bang nandito. Okay. Zero. Okay. And then, clear tayo ng byte array. So, byte array. So, this is, yung array name natin is array. New byte array. Ayan.
Tapos yung sa byte natin is yung length natin. So, lin plus 1. Plus natin naman yung length natin. Then, next natin gawin is dir.getBytes. So, this is 0, 0 dot array dot 0 dot 0. Ayan. And then, pick. And then, new picture box. So, pwede na kahit hindi natin, ano, full time picture box dyan. So, okay na. So, dito lang tayo mag-new. Okay? So, next natin gawin is, pick that name. Yung picture box name natin is, yung name niya is pick. So, pwedeng lagyan natin ng name. Pwede nga hindi. So, example, hindi na lang natin lagyan. So, that width na lang tayo. Tapos, pick that height natin is 100. Then, pick that background image layout. And tapos image layout dot streets natin. Okay. So, ayan. Then, after natin gamitin siya dito, so, i-add natin sa ating flow layout. So, yung name ng ating flow layout is flow layout 1. Flow layout 2. Then that controls that add. Add natin si pick. Okay, so try natin iparan. So, git theta. Tawagin natin yung git theta. Okay, so walang with data select image get data so mayroon tayong kulang dyan. So kung na-notice ninyo is so hindi pa natin in-add yung ating picture, no? So, kung titingnan natin dito, nag-set lang tayo ng picture box with a height, pero wala pa tayong in-add na picture. Pick that background. So, pa-display natin siya sa background kasi yung ginamit natin dito sa layout natin is the background image layout. So, dito natin siya pa-display sa background. So, background image, tapos set natin na ano bang ginamit natin dito na ayun, so wala tayo, no? Dito is nagkuha pa tayo ng length, no? So next natin gawin is add muna tayo ng memory stream natin para makuha natin yung image natin na galing dun sa ating database. Okay. Ayan. So, paano po siya mag-add? So, import man tayo ng sys.io using system.io. Tapos, so, gamitin natin dito. So, memory stream. So, this is a memory stream. So, ms. So, yung variable na ginamit natin for memory stream is ms. The new memory stream. Okay. Tapos, pasa natin yung bandit na galing dito sa ating array. Ayan. Okay. Then, next natin gawin is declare tayo ng bitmap system dot drawing dot
at bitmap. Tapos yung gagamitin natin dito is bitmap na reference variable new system dot drawing dot bitmap din the ms. Okay, ayan. And so pwede natin kunin yung ating picture back pick dot background image and then the bitmap. Okay, so run natin. Error. So then drawing exception system drawing dot dll. What error siya? Tama naman to. Check natin na. So memory stream ms and then new memory stream and then DRE. Then system ring dot bitmap bitmap new system dot drawing dot bitmap dot d memory stream. What error? Stop natin. Error, why, system argument exception. What error? Sorry. So try not to invert me. Convert na try and convert sa system dot convert dot to in32. So try natin. Ayan. This is plus. Tapos ito is open and then convert natin kasi yung link niya. Ayan, so nag plus 1 tayo dito kasi start kasi yung index natin ng 0. So ayan, naka display na siya. Okay, so meron tayong display. So next natin na gagawin is so, si procedure kung paano tayo mag-add anchor. So, si procedure kung paano tayo mag-add ng label inside sa ating picture box na. Ayan. Example, lagyan natin ng price or the description. Okay? So, F7 tayo. So, add tayo dito ng so, ano natin gawin is add tayo dito ng label tapos the price. Okay, so price yung gagamitin natin. Tapos dito ayan. So the price
new label, then yung text niya, so the price, the text, galing kay DR dot ano, DR, tapos the price ba, tama ba? Ayan, price, the price, dot the string, okay, ayan. Tapos hanap tayo ng ano, kasi nag-cross yung ano ko, yung picker. Colors. So hanap tayo ng surprise natin is ito, select natin to. Okay, so copy. Ayan, tapos ito yung ilagay natin dito, price dot bakolor, color dot from the argument, dot from the, so ilagay natin siya, okay, and then so i-duck natin siya sa baba. Dog style dot, so of course ilagay natin siya, hindi natin siya pwede ilagay dito sa ating lulihat, so ilagay natin siya sa ating button, I mean picture, pick dot controls dot add, then lagay natin si price. Okay, so try natin. Ayan, so nandyan na yung size natin. Automatic siya nag-a-adjust na. Ayan. Ayan. Dot, text align. Lagyan natin siya middle center. Ayan. Ayan, para naka-center siya. Parang pangit yata yung ano, yung kulay niya. Palitan natin siya ng light, ng siguro. So I think ito na lang. Copy. Siguro lagay natin. Tapos add pa tayo ng isa. Private label description. So ito, pwede natin ito kopyahin. So instead na price, palitan lang natin siya ng description. So, lahat description lagay natin. Then, of course, hindi natin siya i-duck. Okay, so by default, naka-align siya pataas. Adun sa taas natin. Tapos ito, palitan natin ng description. So, ito yung description natin. Okay, ayan. So, yung kulay natin is, palitan natin. Saan lang siguro. Lagay natin dito. Ayan, so nagagawa na tayo ng ating ano? Okay, so hindi pa pala natin add. So again, wag natin kalimutan i-add dito.
the description. Kasi pag hindi siya na-add, so ayan, so hindi talaga siya natin makikita dito sa ating picture box. Ayan, so nakagawa na tayo, no? Okay, so, or, pwede rin para hindi masyado crowded. So, example, tanggalin na lang natin to. Para hindi masyado crowded, no? And then, ito is, tanggalin lang natin. So, lagyan lang natin ang DR. Tapos, description. Ayan. That. At nagdat ako dito. That is string. Tapos. At. So, lagyan lang natin ng at. Ayan, no? Pero hindi makikita, no? Hindi natin makikita dito yung ibang price natin. So, hindi natin makikita yung ibang price. So, palitan natin, palitan. Change natin siya. Again, change natin. Ayan. Tapos ito. Ito yung ilagay natin dito sa button. Change natin. Ito rin. Pangit pa rin, ah. Or depende lang siguro sa inyo kung paano nyo i-design. Ayan. So, kayo na lang ano, mag-design. Kasi nakalagay dito with this 100. So, tanggalin natin yung dito. Yung sa pick natin. Tanggalin natin. Ayan. Tanggalin natin siya. So, ganun pa rin siya, no? Palitan natin ng 50. Ano, hindi sa pick dapat. Mali. Tama lang ito sa pick. Yung sa lid, yung sa price. Ah, wala namang nakalagay dito. Text natin is... price dot... yung width natin, so lagyan lang natin ng 50. So, try natin if pwede siya. Ayan. So, ganun lang siguro. Para at least hindi siya masyado crowded. Tapos, yung picture box natin, pwede naman natin siya, ano, yung pick natin is pick the border style. Ayan. Tapos, click lang tayo ng border style dito. Sample. Try natin i-3D muna. Fix 3D kung okay ba siya. Pangit, no? So, that single, fix single na lang. Ito, medyo mas okay to. Or lakihan ninyo ng konti. Example, 150. Tapos ito, 150 rin. Bambit lang kasi ng 100. Ayan. Pero makikita dito is konti lang na. Ayan. Ayan, oh. Adjust lang siguro natin dito ng konti. Adjust natin ng konti. Ayan. So, para
Test pa natin ng konti. Kasi pwede nyo yung lagyan dito ng ano. Pwede kayong maglagay dyan ng data grid. Example, lagay kayo data grid dito. So, pwede siya. Ayan. Okay, so, dito, magdagdag tayo ng isa. Like, for example, mag-add tayo dito ng ating pwedeng button or pwedeng ano, pwedeng button, pwede ring ano, panel. So, example, try nating button. So, add tayo ng button dito. Private button. Button. Okay. Tapos, add tayo ng button. Ito na lang siguro. Copy natin to. Dito na lang sa baba. Tapos, this is button. Ayan. So, palitan natin ito lahat. Palitan natin. Palitan. New button. Okay. So, check natin yung ano. Yung width niya. Punta tayo kay size. So, yung width niya is, ayan. So, copy natin yan. Palitan natin. So, this is 50. Yung height is 50. Tapos, yung width niya is, ayan. Ano, hindi yan. Palit. So, this is 50 and this is, pwede kayong magano, pwede kayong mag declare dito ng example int i or i-retrieve na rin yung data na galing sa database, yung mga table ninyo. So gawin natin siyang table, no. So yung ginawa ko dito, so i-loop po lang siya. Siguro i-loop lang siguro natin. So ilabas natin siya sa ano. So, dapat nakalabas siya. Dito siya sa ating. So, dito. 4. Tapos, gamitin natin si i. 4i. Equal to 0. And to 1. Then, i. Less than, sample. 15. Or 14. Ano, 16. Or less than equal to 15. Tapos, i++. So, pwede natin siyang ilagay dyan. Tapos, button dot text. Lagyan lang natin siya ng table. Tapos, plus the i. Okay. Tapos, after natin, so, after natin i-loop, so, i-add natin siya dito. Andito sa loob. Add natin siya kay fully out 1 tapos button. So, try natin iparan yung program. So, ayan, meron tayong table. Okay. Medyo malaki yung ano. So, try natin adjust. Okay, so meron tayong mga table dito. So, hanggang table, ito lang nakita natin. So, gawin natin siyang, pwede ba ito may scroll? Scroll, scroll. Try natin. I-duck muna natin siya, i-duck. I mean, i-anchor. I-anchor natin siya. Ayan. So, try natin kung pwede ba siyang yan, oh. Hindi ako makatype. Ayan. At ayaw madiris.
Tama na, kasi nag-error yung ano. Soran muna natin. Tapos, try natin dito. Flow. So, try lang natin kung if pwede siya na. Dot scroll equal to true. Dot horizontal scroll, horizontal, no, a vertical scroll. Ano ba gamitin? Dot auto scroll. Hindi, ayaw yata niya. So anyway, so at hindi ko pa rin ano, na-try. Kasi first time ko pang gawin ito sa C sharp. So hindi ko pa siya na-try na if ever pwede ba siyang i-scroll. No, kasi dito is hanggang 10 lang siya. Ayan, so kayo na lang mag-search if pwede ba siya. But I think yata, pwede yata yan. Pero hindi ko lang. Hindi ko pa na-search yung code niya kung paano. Okay, so pwede natin siyang i-plot. Ah, dito. Ah, button dot plot style. So, plot style dot plot. Tapos button dot background color, so color dot from argument. Hanap tayo ng color. Oh, magandang color dito. Ito naman siguro. Copy natin. So try natin. Yan siya. Okay. Natin ah, i-set natin yung auto scroll dito. If pwede siya. Kasi naka try natin if. Ayan, so auto scroll lang pala siya. Ano? Tapos adjust lang natin yung ito. So gawin natin siyang 60. Try natin. Kasi nandiyan pa rin siya eh. Nakita pa rin natin. So, gawin natin siyang 50. Pero bang option dito na iba?
Okay, so ayan, nagawa na tayo dito na. So, para clickable siya. Para clickable. So, dito sa ating pick. So, dito na siguro sa form. So, pick.cursor tapos cursor dot and tapos button.cursor cursor dot and. Okay. But ayan niya. So I think kailangan muna nang i-execute lahat. Dito na siguro. Eh, wala. Ayan niya. Sige natin dito. Eh, pwede ba siya? Ayan, so naka-mouse printer na siya. Okay, dito is hindi pa. So, yung gawin natin is, ikataman natin to, ilagay natin dito. Pinakababa. Ayan. Okay. So, kung tapos kayo na lang maglagay ng design, like for example, dito lagyan nyo ng ano ng design. So, example, i-panel nyo siya. Panel nyo, panel. Tapos, i-duck nyo na lang sa baba. Ayan. Tapos, add na lang kayo ng button dito. Like for example, add tayo ng button. Yan, button yan. Tapos, flat. Ito, lagyan natin siya ng new transaction or button yan. Ito na lang siguro, kaya na lang maglagay ng ano. Tapos, image. Ito ng image. Hanap tayo ng image. Ito sa downloads. Ito lang siguro. Tapos, lagay nyo dito sa gilid. Tapos, yung image before ticks. Ayan, pero para may ano. Tapos, transaction. Okay, so ayan. Tapos, kung gusto nyo lagyan ng kulay, hanap lang kayo ng kulay. For example, ito yung ilagay nyo. Or, hanap pa tayo ng iba. Example ito or ito, ito na lang. Ilagay nyo dyan. Ilagay nyo lang dito. Okay, so new transaction. Tapos, add pa kayo ng ibang kulay. Say for example, ayan, copy natin. Pwede natin siyang ilagay dyan. Okay, so new transaction. Tapos ito is pwede niyong hanap kayo ng sample search. Ito yung ilagay nyo. Tapos palitan nyo ng search product.
Tapos ito. Piment or sitol. Sitol piment. Tapos na lang kayo dito ng saan ba tayo dito, money? Card na lang. Kung wala. Or pay. Ito na lang, payment. Ayan. Okay. Tapos, add pa kayo dito. Para sa sales. So, sales report. Tapos, hanap lang kayo dito ng calendar na lang. Okay. Tapos, add pa kayo dito ng print. O sana pwede dito na. So, printer. Tapos ito. So, dapat i-anchor natin to. Tapos siya is, palitan natin siya ng knockout. Ito na lang. Malaking bagay na meron tayong ano, meron tayong ito, picker, kasi mas madali nating mapick yung color na gusto natin. Like for example ito, ayan, so palitan natin siya, tapos palitan natin sila, so palit natin ng copy. O, diba? Tapos may pula dyan. Ito natin siya. Okay. O, diba? Mas madali. Ayan. So, pwede na kayong gumawa ng design ninyo for POS. Okay. So, meron tayong table, meron tayo ditong image. So, sa image natin, kasi dito is, kailangan natin siyang yan, no? True. But wala. Loud drop, hindi loud drop. To scroll. Ayan. So, para ma-scroll rin natin dito. Okay. Ayan. Okay. So, nakagawa na tayo ng ating design for a POS system using C Sharp. So, I hope na makatulong ito sa inyo. So, kayo na lang, ano, kayo na lang maglagay ng gusto nyong idagdag dyan. Okay.
So, again, so kung para sa inyo nakatulong itong channel na ito, please like, subscribe, and pag-share na rin sa mga video ko. And ingat tayo palagi. Happy coding, everyone. Thank you.